Ito po, panibagong sakit sa bulsa. Nagtaas presyo na rin kasi ang harina at ilan pang mga sangkap sa paggawa po ng tinapay. Para sa update, magbabalita live mula sa Pasig City si Shayla Francisco. Shayla, magkano na ang harina at apektado na rin ba ang presyo ng tinapay? Cheryl, ngayon naglalaro sa 735 hanggang 790 pesos ang kada sako ng harina. Mas mataas ng 35 hanggang 40 pesos kumpara noong nakaraang buwan. Ang sinasabi sa atin ng mga bakery sa ngayon, stable pa yung presyo ng pandesal. Pero kung nagpatuloy ang pagtaas ng presyo ng harina at iba pang sangkap, ay baka mapilitan din sila magtaas ng presyo. Cheryl? May gagawin daw ba ditong aksyon ang DTI? Cheryl, pinaliwanag ng DTI na kaya tumataas yung presyo kasi tumataas din yung presyo sa world market kung saan tayo nag-aangkat. Ang sabi nila, kinausap na daw nila yung ibang malalaking bread manufacturers at nangakong hindi muna magtataas ng presyo. Para naman dun sa maliliit na panadero o bakery, kung magtataas man daw ng presyo, sana minimal lang naman daw para hindi rin mawala ng customer lalo't maraming kakompetisyon sa ngayon. Cheryl? Uh-huh. Sa mga nakausap mong nagpapatakbo ng mga maliliit na panaderya, ano ang kanilang reaksyon? Oh, Cheryl, medyo sakit sa ulo nga sa kanila yung pagtaas ng presyo ng harina. Pero sinabayan pa kasi yan nung pagtaas ng presyo ng ilang sangkap tulad ng margarine at pagtaas din ng presyo ng gas na ginagamit nilang panluto. So ngayon, kinakaya pa raw nilang i-absorb or wag ipasa sa mga consumers para hindi mawala ng customer. Pero meron ng iba sa kanila na nagbawas ng dami ng ginagawang tinapay. Cheryl? But more or less, kung makaka-expect tayo ng pagtaas, pagpalagay natin isang pirasong pandesal, more or less, magkano ang itataas? Cheryl, ang sabi nung nakausap nating bakery, kung magtataas man sila, baka na nasa sa 50 centimos lang, hindi ganong kalaki. Pero yung pagtaas kasi ng presyo ng harina, in-expect natin na mananatili ito hanggang June. So makikita natin kung yung 50 centavos ay magtataas pa o mapapako sa ganon kung sakaling magtaas man sila ng presyo. Wait, Cheryl? Yung 50 centavos, malaki yun ha, Shayla, para sa isang pandesal? Or 50 centavos ba pinag-uusapan natin sa isang loaf ng tinapay? Cheryl, ang sinasabi nila sa isang pandesal or sa isang piraso ng tinapay. Pero hanggat maaari, hanggang kaya naman nila i-absorb, hindi muna nila ipapasa ito sa mga customers. Cheryl? Maraming salamat, Shayla Francisco.